So yung metal nila, kung titingnan nyo yung sa original, ayan o. Itong serial number na to, mga ka-best finds, tinry ko tong i-search online sa Google. Tapos dito, sa likuran, eto medyo disappointed ako. Kasi... Hello mga ka-best finds! Welcome to another Best Finds edition. At sa video naman na to, ituturo ko sa inyo kung paano nga ba natin makikilala ang isang authentic signature bag. Alam naman natin, di ba, yung mga branded talaga ng bags, yung mga original, very pricey talaga sila. And it is always safe na dun tayo sa mga outlet stores nila bumili. However, di ba, like me for example, umaasa lang ako sa Bigay. O kung hindi naman, bumibili ako ng mga pre-loved kasi sobrang mahal talaga pag sa outlet store. Ang laki naman talaga ng discount pag binibili mo ng pre-loved. Especially dun talaga sa mga bag collectors, makuha mo talaga sa kanila ng maganda pa yung condition at a very reasonable price, ah, na medyo malayo na talaga sa brand new. So ngayon, I hope na meron talaga kayong matutunan dito sa ating video ngayon kasi ipapakita natin yung ilan sa mga pointers kung bibili ka ng second hand or pre-loved na original bag, kung ano yung mga dapat mong i-check. Sa mga hindi pa nga pala nakasubscribe po sa ating channel, Best Finds TV, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at i-hit na rin yung notification bell para lagi po kayong updated sa mga best finds natin. So, ang i-compare natin ngayon, mga ka-best finds, ay etong Coach na bag. Ito actually, gift sa akin to ng sister ko. Nabili niya to sa US, naka-sale siya, $175 niya nabili. So, that's around, mga around 10,000 din, di ba? Nearly 10,000 pag i-convert natin sa pesos. Tapos, eto namang isa. Yan. Eto naman yung binili natin sa Manila. Pag unang tingin, di ba, parang walang pagkakaiba. Pagkakaiba lang nila yung model kasi wala na raw nitong model na yan. Ito yung tinatawag nila mga premium quality. Price nito is 1,600 pero natawaran ko pa siya ng 1,200. Sa ganito raw, meron sila dating model na ganyan. Premium quality rin, naubusan lang sila. Ang price naman daw niya sa premium quality nasa 2,500. Ba, ang laki ng diferensya talaga ng price versus dun sa original. Sige, compare na natin, tingnan natin yung mga difference pag original yung Coach na bag versus dun sa premium quality lang. So actually, titingnan nyo ng mabilisan lang, sabi nga sa inyo, parang walang difference yung kanilang features, no? Pero as we look closer, actually magaganda na nga yung ano, magaganda na nga yung kopya ngayon itong mga premium quality sa mirror copy. Kasi dati yung mga premium quality na tinatawag, malalayo yung color talaga nila, ha? Pero ngayon, almost the same na yung kanilang color. Pero if you will look closer, ayan o, diba? Kita ba? Ayan, halos di mo nahalata. Pero pag tinignan mo talagang mabuti, lighter yung color nitong original. Mas light yung color niya kumpara mo dito, color ng fake. Next naman ay yung kanilang mga logo. Tingnan nyo yung difference. So yung metal nila, kung titingnan nyo yung sa original, ayan o, tingnan nyo yung logo ng original. Yung pagka-gold niya, malinis na malinis, saka shiny yung pagka-gold ng kanyang metal. Pansinin nyo, ha, yung paanong kabayo dito, ayan o, hiwa-hiwalay talaga sila. So, very defined talaga siya yung design. Kumpara mo dito sa fake, kanyang pagka-gold, parang brush na gold. Alam niyo yun, parang malabo yung pagka-gold niya. Tingnan nyo. Diba? And then, pag tinignan mo rin yung image ng kanyang kabayo dito, ayan o, halos dikit-dikit na, walang pagitan yung paanong kabayo. Ha? Hindi masyadong defined yung kanyang design. Tapos, speaking of metal pa rin, tingnan nyo yung kay original, o. Kaka-engrave ng mga prints sa kanya, very defined. Even yung mga small buttons niya, may nakalagay din na Coach. Kitang-kita nyo yung pagkakasulat ng Coach. Actually, kahit nga dito, eh. Ayan, o. Diba? Meron pa rin kayong makikitang Coach. Tapos yung mga zipper niya, ganun din. Ayan, may nakasulat na Coach. Tapos New York. So, very defined din sila. Pero pag in-inspect mo yung sa fake, although may mga nakasulat siya, pero tingnan nyo yung pagkakasulat niya. Ayan, di ba? So, hindi masyadong malinaw yung pagkakasulat niya ng Coach. Shallow yung kanyang engravings. Premium quality na to, mga ka-best finds, ha? So, ito na yung medyo mas mahal dun sa tinatawag nilang Class A. So, shallow yung kanyang engravings. Ito nga, walang zipper, eh. Ganito lang, oh. Yung parang leather lang na ganito.
Ang nakasulat lang doon sa zipper niya is YKK. Pwede naman yon. Sa mga original na bags, merong nakasulat lang yung brand mismo ng zipper. And YKK is a good brand naman. However, sa case nito, labo rin yung pagkakasulat ng brand. Kaya hindi rin ako sure kung original din ba yung zipper. Tapos yung nakasulat kay Coach, brand ng zipper niya is ideal. Dito sa lock niya, diba, yung kay original may nakasulat pang Coach kahit gano'n nakaliit yon. Sa kanya, talagang hindi na pinaya. Ayan, wala na talaga siyang nakasulat na Coach. Plain lang yung lock. And, ayan o, wobbly din siya. Wobbly din yung lock niya. Compare dito kay original, na stable yung galaw niya. Hindi siya parang umaalog. Tapos kahit etong metal chain niya, etong lalagyan ng tag ng Coach, ayan o, napakaliit na nito ha, pero etong kay original may nakasulat pa rin na Coach. Sorry, baliktad ah. Ayan, may nakasulat pa rin siyang Coach. Yung kay fake, wala siyang nakasulat, plain lang siya. Yung tag din nilang dalawa, tingnan nyo o. Kay original, bukod sa mas maliit siya kaysa kay fake, matigas din yung kanyang material. Yung border ng tag, di ba? Iba. Tapos eto, di ba? So, wala na nga siyang zipper. So, wala na kasulat na Coach. Okay? So, si original meron din naman ganyan. Pero, pag pinag-compare niya siya, etong nasa loob niya, pag pinag-compare niya yung dalawa, napakalayo nung size. Yung kay original, maliit lang siya, tapos matigas talaga yung material. Tingnan niyo yung pagkakatahe, oh. Yan, ganyan. Tapos yung kay fake naman, yung kay premium quality na tinatawag, yan, ganyan siya. So, mas malaki siya and malambot yung kanyang material. Oh, hindi katulad dito, matigas talaga siya. Oh. Tapos ibang-iba yung design nilang dalawa. Tapos pag tinry mo rin yung zipper ni original, ayun, oh, very smooth lang siyang mag-glide. Siguro to sa maganda talagang features pag original yung bag. Yung mga zipper nila, sobrang matitibay talaga sila. And very smooth nga. Pakita ko rin sa inyo to. Ito yung kasama niyan. Original din tong Coach na to. Yung zipper niya talaga, oh. Yan lang yung pagkakasara mo. Very smooth. Nag-glide talaga siya ng mabilis. O, hindi siya sumasabit. Pero yung kay fake, although dito sa harapan, smooth din siya. Pero maririnig mo, oh. Dito sa likuran, ito medyo disappointed ako. Kasi may sabit siya dito, oh. Yan. Nai-stuck siya. Yan, dyan siya nai-stack. So, hindi ko alam kung isusuli ko ba to. Pero kung pagkukumparahin nyo, mga ka-best finds, yung tahe, ah, medyo lumalaban na rin tong si fake, ah, si premium quality pagdating sa tahe. Straight na rin yung tahi niya. Ang medyo malaking difference lang talaga ay yung sa material. Sa kanya, oh, ang tigas talaga ng leather niya versus dito. Tapos sa loob naman, pag hinawakan nyo si original, para siyang makapal na tela, ang kapal nung kanyang lining. Yung texture niya, smooth siya, tapos makapal. No, double lining siya, tapos ayan yung pagkakatahi niya sa loob. Malinis na malinis. Even dito, oh, makita niyo yung pagkakatahi niya. Ang linis, di ba? Straight na straight yung pinag-ipitan ng tela na yan. Kumpara mo kay fake ka best finds, yung kanyang material, though ma-feel mo na makapal siya, pero parang plastic yung texture niya. Ganyan siya, oh. Alam ko anong tawag dun sa ganyan tela, pero para siyang synthetic. Tapos pag tiningnan mo yung tahi niya dito, pag tiningnan mo yung lining niya, oh, hindi masyadong pulido, tapos crooked. Nakalabas pala ganyan. Hindi katulad dun sa original natin, di ba? Napaka-seamless nung tahi. And eto yung isa sa talaga namang natawa ko nung tiningnan ko eh. Yung mga original na bags, meron silang ganitong tag. Ayan. At kung makikita nyo, very readable yung kanyang text. This is a Coach bag. Ayan. So, and so on and so forth. Tapos dito, merong serial number. Itong serial number na to, mga ka-best finds, tinry ko tong isearch online sa Google. Lalabas doon yung model ng bags nyo. Pwedeng ibang color ang lumabas, pero for sure, masi-search nyo to. Even yung mga wrist wallets na ganito, ayan o, wala siyang malaking tag, pero dito, ayan, nandito pa rin yung kanyang serial number. Eto rin, pag sinearch nyo to sa Google, mahahanap nyo yung model ng Coach bag na to. Searchable yung code na yan. On the other hand, tingnan nyo yung quality ng tag ng ating premium quality na bag. Parang nakakalitong basahin yung kanyang text.
Ginamitan ko pa to ng magnifying glass noong nakaraan. Diba? Kasi hindi ko siya mabasa nang titingnan mo lang yung tag na ganyan. And meron siyang serial number sa ilalim. Pero ang nakakatawa, nung sinearch ko yan online, ang lumabas e iPhone. O, diba? Imbes na coach bag, iPhone yung lumabas. Dati mga ka-best finds ha, hindi ako naniniwala na yung leather daw, mabango raw yung amoy. Pero sa totoo lang ha, mabango talaga yung amoy ng original na bag. Eto matagal na sa akin to, mga 3 years na sa akin to. Pero yung amoy niya, mabango pa rin siya, mabango yung leather. Kumpara mo dun sa fake na bag, pag inamoy mo siya, parang amoy plastic siya. Hindi siya katulad nitong original. Kung tutuusin ha, very new pa to, bagong-bago siya. Eto rin isa oh, kung tutuusin eto, gamit na gamit sa akin to. Pero ganun din oh, mabango rin yung leather niya hanggang ngayon. Pa siguro din, kaya talaga pricey yung mga authentic na bags. Kasi eto, for example, 3 years na to sa akin, more than na nga eh. And hanggang ngayon, wala pa ako nakitang damage niya. Dito naman sa nabili ko sa Manila, ngayon pa nga lang eh, oh, nandidisappoint na ako sa zipper. Diba? Tapos hindi ko alam kung gano'n siya tatagal. So ayan mga ka-best finds, I hope na meron kayo natutunan dito sa ating vlog. So sana kahit papano eh, alam nyo na ngayon na mag-distinguish ng original versus dun sa mga hindi original na signature bags. Maraming salamat uli sa panonood. Please don't forget to like this video. And also, pa-follow na rin po sa ating Facebook page, Best Finds TV. Mga hindi pa po natin subscribers dyan, please don't forget to subscribe and hit the notification bell para lagi po ay updated every time na meron tayong videos. And we'll see you again next week, Best Finds. God bless!